Genesis to Jesus, Biblia sa isang oras. Tumigil muna tayo dito parang pahinga. Tolentino, lukod ka muna. Yes, sir! Ano ka ba, David? Pagod na nga tayong lahat, pero ikaw nagsusulat pa? Ikaw naman. Alam mo naman na ito lang ang pagkakataon ko na sulatan ng aking mag-ina. Gusto ko lang sabihin sa kanilang lahat. Malay mo, hindi na tayo makalis ng buhay dito. Kaya pag nangyari yon, pakibigay mo lang ang mga liham ko sa inaanak mo, ha? Napaka-morbid mo naman. Iwan na nga kita dyan at baka mahawa pa ako ng pagkanega mo. Daba kayo! May sniper! Sa kulawan lang! May tama ako! Tulungan niya ako! Gubakan ka na, Dante! Doon sa may bato! Hindi ko kaya! May tamang hita ko! Dante, Dante! Tutulungan kita! Mga kasama! I-cover niyo ako! Tutunan ko si Dante! Mga kasama! Tutukan niyo ako, sniper! Ligtas ka na dito! Naku, ang dami mong dugo! Kailangan mo ng first aid. Sandali lang, sandali lang! Babalik ako, kunin ko yung gamit ko! Ko, may tama ako! David! 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 Kaya tayo yan. Heto. Di na
dati mo sa akin. Mga liham ng tatay sa akin. At marami din para sa'yo. Sulat ni tatay. Basahin mo nga, inay. Gusto kong malaman ang mga sinabi ni itay. Sandali. At bubuksan ko ang liham ni tatay mo. Pinakamamahal kong Diyos. Maraming salamat sa masasayang araw ng ating pagsasama. Ikaw lang ang babaeng minahal ko ng todo-todo. Lang higit pa sa aking buhay. Pasensya ka na dahil nauna na ako sa'yo eh. Ang dami ko pa sanang pangarap gawin sa buhay. Nakasama ka. Ngunit, wala eh. Hindi ito ang aking kapalaran. Bahala ka na sa pagpapalaki ng matuwid kay Raul ha. Alam kong kaya mo yan. Basta't may gabay ka ng Panginoon. Ituro mo sa kanya ang magmahal sa Diyos at palaging pagbabasa ng Biblia upang makilala niya si Jesucristo. Pag-aralan niya ang natutunan natin sa Bible study na ang bagong tipan ay konektado at nakakubli lamang sa lumang tipan. At ang lumang tipan ay pinapakita sa bagong tipan. Hindi ba? Ayon sa pinag-aralan natin yan, typology ang tawag dito. Pero ipadama mo rin sa kanya. Sa kanyang walang kapatay na pagmamahal ng Diyos sa tao. Kahit ilang beses nagkasala ang tao, palagi pa rin siyang namamagitan upang sagipin tayo. Sa katunayan, maraming kasunduan, tipan, o covenants ang ginawa ng Diyos para sa ating kapakanan. At dyan tayo na antig, hindi ba? Bigla natin lubos na naintindihan ang awa ng Diyos sa tao. Abay, hindi lamang pala si Adan ang nagkasala sa Diyos ng matindi. Maging si Noah, Abraham, Moses at David din pala. Alam mo, mahal. Tuwing namimiss ko kayo, inaalala ko lang lahat ng mga natutunan natin sa Bible study. At gumiginawa ulit ang pakiramdam ko. Sa'yo naman, anak, pinakamamahal kong Raul. Alam kong pag binasa mo, ang liham na ito ay wala na ako sa mundong ito. Pero huwag kang magkalala, anak. Dahil nasa piling na ako ng Panginoon at masaya na ako dito. Alam mo, kahit nandito ako sa langit, babantayan pa rin kita. Kaya lang hindi na katulad ng dati na palagi tayo naglalaro. Alam mo, anak, madami akong gustong ituro sa'yo eh. Magbisikleta, mag-swimming, kung papaano mag-alaga ng aso. Pasensya ka na at hindi ko na may tuturo sa iyo ang mga ito. Pero kahit ganun pa man, mayroon akong pwedeng mas magandang maituro sa iyo. At sa tingin ko, tutulungan ako ng inay mo dito. Anak, gusto kong malaman mo na mahal ka ng Diyos, ha? At kahit ano man ang maging problema, kailangan magpari ka sa Kanya at alam kong papakinggan Kanya. Siyempre, di ba, alam kong good boy ka. Palagi mong basahin ang mga sulat ko sa iyo, ha? Dahil sa pamamagitan nito, makakapaglaro pa rin tayo. Siyempre, hindi lang dapat ang mga sulat ko ang dapat mong basahin, anak. Dapat mo rin matutunang basahin ang dahilan kung bakit matapang ang tatay at bakit pasaya tayo ng nanay mo. Paturo ka sa nanay mo na basahin ang Biblia. Dito mo malalaman na mahal ka ng Diyos at hindi niya kayo pababayaan ang inay mo. Ang Biblia ay love letter ni God sa'yo, anak. Alam mo, siya ang gumawa sa lahat. Lalo na sa atin dahil mahal niya tayo. Salamat. Panaginip lang pala. Nakita ko na naman kasing binabaril si tatay. Ano ka ba? Ang tagal-tagal lang yun. Kasi naman, sobra yung kinain mo. Binabangungot ka tuloy. Sobra kasi magpakain si Tita Rio eh. Lahat ng inahanda, masarap. Nalalasap ko pa yung maha, yung spaghetti, grabe yung cake.
Naipacho nga yata ako. Ay, nako. Alam mo, Raul, nagtataka talaga ako sa'yo kung bakit nagseminarista ka. Eh, lagi ka namang minumulto ng tatay mong sundalo. Dapat, nagsundalo ka. Para naipagiganti mo siya. O kaya, dahil matakaw ka naman, dapat nag-chef ka. Oo, tama, chef! Anong chef? Chef? Dugay ka na sa Manila? Tonto ka pa rin? Hindi ako pwede maging chef. Mahihika ako. Pero, nung bata ako, gusto ko rin magsundalo. Pero, nung nabasa ko ang sulat ng tatay ko bago siya mamatay, namulat ako sa katotohanan ng mahal ng tatay ko ang Diyos. At kahit sundalo na siya na handang ibigay ang buhay niya, ayaw pa rin niya akong magalit sa mga kaaway. Sa pamamagitan ng mga liham niya, itinuro niya sa akin magmahal sa kapwa at ipinadama ang matinding pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya, magmula noon, ipinasya ko na kailangan magawa ko rin ang turo ni Itay. At sa pamamagitan ng pagiging pari, magagawa ko ito. At habang paulit-ulit kong binabasa ang mga sulat ni Itay at ang banal na Biblia, lalong nag-iiba yung kagustuhan kong maging pari. Kaya Jiro, itaga mo sa bato. Magiging pari ako. Okay, okay. Relax lang. Hinahon ka lang, Raul. Masyado ka namang hyper. Napapansin ko na ako lang nagsasalita dito. Eh, ikaw, bakit gusto mong maging pari? Ang totoo, sinunod lamang nila Itang at ni Inang ang sermon ng pari sa amin. Nagawing pari yung mga pinakagwapo at pinakamatalinong anak nila. Kaya kang pinadala. Lokohin mo, lelang mo! Alam ko yatang solong anak ka. Kaya sabihin mo yung totoo, kundi pipitikin ko yung ilong mo. Ikaw naman, hindi ka naman mabiro. Okay, sige. Ang katotohanan, galing pa ako sa malayong lugar mula sa Mindanao. Walang kuryente doon, walang telepono, walang simbahan, at wala rin palikuran. Buti na lang, may pumuntang misyonaryong pari sa amin. Akala ko nga noon, ang mga misyonaryo eh, mga puti lamang. Pero yung paring dumating sa amin, eh lamang pa ako ng tatlong paligo dun eh. Pero, ang galing niya. Napahanga niya nga mga kanayong ko eh. Kaya, maraming nabinyagan, maraming ikinasal, at syempre, maraming nakinig ng misa. Naging idol ko nga siya eh. At palagi akong tumutulong at lumalagi sa simbahan. Kalaunan, napansin ni Father yung interest ko. At himala, inalok akong pumasok sa seminaryo. Eh, syempre, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. At nung lumawas siya sa Maynila, kasama na ako. Pangarap ko rin maging misyonaryong pari. Alam kong marami rin akong mayayakag mag-aral magpari. Teka, mag-aalauna na. Malilit na tayo sa klase. Nanay mo pa naman ang teacher ngayon. Nako! Lagot ako sa nanay ko. Tara, takbo na tayo. Anak, bakit umahangos kayo? Mano po, nanay. Kala ko kasi po namin na late po kami. Hindi pa. Magsiupo na kayo. Nandiyan na ang ibang seminarista. Good afternoon, class. Good afternoon, Teacher Josie. Ang paksa natin ngayon ay tungkol sa kahalagahan ng misa at ng Biblia. Sa kasalukuyan, marami ang pumupuna sa atin na hindi raw tayo nagbabasa ng Biblia at ang banal na misa ay hindi raw naaayon sa Biblia. Anong masasabi mo, Derek? Di po totoo yan. Punong-puno nga po ng sulat mula sa Biblia ang misa. Sa katunayan, kapag araw-araw tayo nagsimba sa loob ng 3 taon, nabasa na natin halos ang buong Biblia. Agree ako dyan. Kung tutuusin, bago pa man isinulat ang Biblia,
pinagdiriwang na ng ating mga ninuno ang banal na misa. Dahil sa sabi ni Jesus, nagunitain natin palagi ang naging buhay niya. Ang matinding pag-ibig niya sa tao, ang kanyang pagpapakasakit na kahit ang dugo niya at laman niya ay inialay niya sa atin para makasama niya tayo sa buhay na walang hanggan. Kung iisipin mo, grabe ang pagmamahal niya sa atin dahil isa siyang Diyos, pero natiis niyang maging tao para maligtas lang tayo. Raul, kanina ka pa nagtataas ng kamay. Ano ang gusto mong idagdag? Malapit po ang paksa natin sa puso ko. Sabi po ng yung mga kong tatay, basahin ko daw ang Biblia na parang isang love letter. Raul, matagal ng yumawang tatay. Natutuwa ako na hindi pa rin naaalis sa puso mo ang pangaral at habili niya sa'yo na basahin ang Biblia na parang love letter. Love letter? Ano ka ba, Raul? Nag-aaral tayo para maging pare, pero panliligaw sa babae ang nasa kukote mo. Grabe ka? Teka muna, hindi pa ako tapos. Ang turo ni tatay, ang Biblia ay kwento ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At kung papaano siya palaging namamagitan para mailigtas tayo. Dapat daw ituri ko isang liham na pag-ibig ng Diyos ang Biblia. Para sa akin at gayon din para sa lahat ng tao. Kaya ako, gustong gusto kong dumalo sa misa. Dahil nararamdaman ko ang pag-ibig ng Diyos. At naalala ko palagi ang aking tatay. Dahil punong-puno ng sulat ng Biblia ang misa. Tama ka. Ang madalas na pagdalo sa misa ay isang paraan upang maghilom ang sugat sa ating puso. Di ba mga anak? Oo. Yes, ma'am. Aba, okay ang sinabi mo, Raul. Kapag itinuring kong isang love letter ang sinasabi sa misa, eh, baka hindi na ako makatulog sa umili. Sige nga, paano mo ginagawa ang pagbabasa sa love letter? Okay lang po ba, Teacher Josie, na ikwento ko ang tungkol sa Biblia? Oo naman. Pati nga ako interesado eh. Ganito po yun. Simula, mula sa wala ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Hindi niya kailangan gawin ito, ngunit dahil sa pag-ibig, nilikha niya ang lahat ng bagay na naroon at ang lahat ng ginawa niya ay mabuti. Sa pang-anim na araw, ginawa niya ang lalaki at mula sa tadyang nito, ginawa din niya ang babae. Dahil mahal na mahal sila ng Diyos, hindi niya pinilit ang tao na mahalin siya pabalik. Binigyan niya sila ng kalayaang mapasya tungkol dito. Binigyan niya ang tao ng maraming kaloob. Hindi siya mamamatay, hindi magdurusa, hindi magkakasakit,
Pinarami sila at ginawa silang tagapamahala ng mundo. At isa sa pinakamalagang binigay sa kanila ay grasya kung saan nagiging kaisa sila ng Diyos. Ngunit mayroong kondisyon ang Diyos, at iyan ay huwag kainin ang bunga sa puno ng kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama, kundi mamamatay ang tao. Akala ba niya? Malilinlang niya ako? Wise yata to. Gagawa-gawa pa siya ng taong nakawangis niya. Hindi niya maikita ng kabugihan ko. Bet malo yata ito. Baka siya pa ang palitan ko. Teka-teka. Ah! Alam ko na. Ang galing talaga ng utak ko. Tutuksin ko ang babae dahil siya ang susi sa lalaki. At kakainin nila ang bunga na ipinagbabawal at mawawala na sila na parang bula. Narinig niyo bang sinabi ko? Oh, mga lodi, huwag kayong maingay. Huwag niyo ako isusumbong, ha? That of what binalaan na ng Diyos, nagawa pa rin sumuway sa utos ng Diyos ang tao. Nilansin ng ahas ang babae na pumitas at kumain ng ipinagbabawal na prutas at ipinakain din kay Adan. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa at noon nila nalaman na sila ay hubad. Nang dapit hapon na, narinig nila na naglalakad sa hardin ang Panginoong Yahweh. Kaya't nagtago sila sa puno. Ngunit, tinawag ni Yahweh ang lalaki at tinanong, "Lalaki, saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko na kayo'y nasa alamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." "Sinong nagsabing hubad ka? Bakit? Kumain ka ba ng buong ipinagbabawal ko?" "Kasi po, kinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." "Babae! Bakit mo ginawa ang bagay na iyon?" "Tinindang ako ng ahas, kaya ako'y natuksong kumain." "Dahil sa ginawa nyo, ikaw ahas, mula ngayon ay gagapang, at ang pagkain mo'y alkabok lamang. Kayo ng babae ay aking pag-aawayin. Binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sakong niya ikaw ang tutuklaw. Lumayas kayo dito sa hardin at dalhinin niyo ang ibang parusang nararapat sa inyo. Layas! Lumayas kayo! Layas!" Sila'y kanyang dinamitan. Na ng iba't ibang pagdurusa ang tao. Naging paulit-ulit na rin ang kanilang ginawang mga kasalanan. Maging ang sarili nilang anak na si Cain ay pinatay ang kanyang kapatid na si Abel dahil sa inggit. Dumaan ang mahabang panahon, nagpatuloy ang pagkakasala ng tao. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, pamilya lamang ni Noe ang naging matuwid. Nanungkot ang Panginoon sa kanyang nilalang na mga tao sa lupa. Sinabi niya, "Nalilipunin niya ang lahat ng tao at lahat ng mga nilalang niya sa ibabaw ng lupa, maliban sa pamilya ni Noe." At sinabi ng Diyos kay Noe, "Noe, Noe, pakinggan mo ako.
napagpasyang ko nang lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa suktulan ang lahat ng tao sa mundo. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko at sundin mo ang aking mga tagubilin. Opo, Panginoon. Ang layo-layo ng dagat, gumagawa ka ng barko. Ay, at bakit sa bundok mo ginagawa ang barko? Nasisiraan ka na ba? Ay, Pari Noe, tigil mo na yan. Mag-inuman na lang tayo. Eto, may kasama akong sexy. Ano ka ba, Noe? Gumagawa ka ba ng karnibal? Ay, bakit ang dami mong hayop na kasama? Nababaliw ka na ba talaga? Uy, si Noe may hawak na matching. Kamukha pa niya. Mukhang matching. Ay, umulan. Sukob tayo. Ay, teka. Ambul lang pala ito. Isa na ang dilubyo. Apat na pong araw at gabi, hindi tumigil ang ulan. Napuno ng tubig ang buong mundo. Lahat ng tao at hayop sa ibabaw ng buong mundo ay nasawi maliban lamang sa pamilya ni Noe. Lahat ng utos mo, walang pagdududa sa mga bilinin mo. Dahil lahat magagawa basta sa ngalan mo. Tuyain naman, lahat ay tutupin sa ngalan ng Panginoon. Dahil ang tiwala ko ay labis-labis sa'yo. Dumating ang ulan at ngayon ay naminsala, tayo'y magsisi. Lahat dapat ay magbago. Kaguluhan sa mundo ay nangyari. Lahat ng nagkasala na umuwi sa mundo. Natungkulin, punuin ang mundo na
gabayan mo po ako. Di ako karapat dapat, ngunit sabihin mo lamang lahat ay gagawin dahil pagkatapos ng ilang buwan, natuyo ang lupa at sumadsad ang barko sa bundok Araya. Gumawa ng damba na si Noe at nag-alay siya ng handog sa Diyos. At nung maamoy ng Diyos ang handog ni Noe, siya ay nagsalita. Noe, hindi ko nasusumpay ng lupa dahil sa gawa ng tao. Bagamat alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan, wala nang baha na gugunong sa mundo. Magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ng inyong supling ang buong daigdig. Ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan ay ang bahaghari. Mula sa pamilya ni Noe, dumami muli ang tao sa daigdig. Ngunit, hindi pa rin maiwasan ng tao ang magkasala. Naging mapangahas pa rin. Gumawa ng tori ni Babel. Dahil dito, namagitan muli ang Diyos upang hindi tuluyang magkasala ang tao. Tinawag niya ang isang matuwid na tao na ang pangalan ay Abram. At muli, nagkaroon siya ng kasunduan dito. Magiging ama siya ng maraming bansa. At tatawagin na siyang Abram. Magiging palatandaan na kasunduan ang pagpapatuli ng lahat na lalaki. At kahit 100 taon na si Abraham at ang asawa niya si Sarah ay 91, nagkaroon pa sila ng anak na naayon sa pangako ng Diyos. Isaak ang pangalan niya. Sobrang ikinatuwa ito ni Sarah at napatawa siya nang ito'y nangyari. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Abraham! Isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isang at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihahandog mo siya sa akin. Pinagturo o kay pait para sa iyo buhay ay iaalay. Ngunit hindi to adyan ang Diyos, patawad-patawad kay tagal kang hinintay. Punong-puno ng dalangin at pag-asa at nang ikaw, ikaw ay dumating. Ang dugo mo ay dugo ko, unang yakap, walang kaparang ligaya. Pag nawala ka, di ko alam ang gagawin. Buong buhay mapupuno ng kalungkutan. Mahal kita, ngunit walang magagawa. Kalooban niya ang sadyang masusunod. Patawad, hindi ko ito kagustuhan. Diyos pa rin mauna, pangalawa lang tayo. Sumunod si Abraham.
Isinama niya si Isaac sa bundok na sinabi ng Panginoon. Tatlong araw silang naglakbay. Nang natanaw nila ang bundok ng Moraya, pinaghintay ni Abraham ang kanyang mga alipin at pinabantayan ang asno sa kanila. Ipinapasan niya kay Isaac ang panggatong. At siya naman ang may dala ng pang-apoy at patalim. Biglang nagtanong ang anak niya, Ama! Ano iyon, anak? Meron tayong apoy at panggatong. Ngunit, nasan ito pangyahandog? Ang Diyos ang magbibigay niyan. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa si Abraham ng altar at inayos ang panggatong. Iginapos si Isaac at inihiga sa altar. Hindi tumanggi si Isaac sa ginawa ng ama sa kanya. Imbis na magpumiglas, ay maamo siyang sumunod. Nang sasaksakin ni Abraham ang anak, Isaac! Bigla siyang tinawag ng anghel. Abraham! Abraham! Huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko na ngayon na handa ka ng sumunod sa Diyos. Kaya hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingon niya, ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay nasabit sa sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inandog sa halip na ang kanyang anak. Mula sa langit ay nagsalita ang anghel. Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalang Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak. Pagpapalain kita, ang lahi mo ay magiging kasing dami ng bituin sa langit at buhangin sa dagat, at sasakupin nila ang lungsod ng mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat, sapagkat sinunod mo ang aking utos. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Berseba. Pagkatapos ng maraming panahon, ang anak ni Isaac na si Jacob, na pinangalanan ng Panginoon na Israel, ay nagpunta ng Ehipto. Ang mga Israelita na angkan ni Jacob ay naging mabilis ang pagdami sa Ehipto. Kaya sila ay naging makapangyarihan. At dahil dito, nabahal ang bagong hari. Kaya gumawa siya ng paraan para mapigil ang pagdami nila. Inalipin nila ang mga Israelita at pinahirapan. Magkaraan ng mahabang panahon, dumain ang mga Israelita sa Panginoon at narinig ng Diyos ang kanilang daing. At naalala niya ang ginawa ng kasunduan kina Abraham, Isaac at ako. At siya'y nahabag sa kanila. Tinawag niya si Moises, isang matuwid niyang alagad, upang tulungan ang mga kababayan niyang Israelita. Ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Nakapagtataka naman ito. Titingnan ko nga ng mabuti kung bakit hindi natutupok ng apoy ang puno, gayong nagliliyab. Moises! Ano po yun? Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Papupuntahin kita sa paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Alam kong hindi sila papayag hanggat hindi ko sila ginagamitan ng kamay na bakal. Kaya't parurusahan ko ang buong Ehipto sa pamamagitan ng kababalaghan. Pagkatapos, papayagan na nila kayong umalis. Ginawa ni Moises ang lahat ng iniutos ni Yahweh. At kasama ng kanyang kapatid na si Aaron, sila ay nagpunta sa paraon. At katulad ng sabi ng Diyos, hindi sila pinayagan ng paraon para sambahin ang Diyos. At pinapunta ng Panginoon si Moises at Aaron sa paraon. Pinapunta kami rito ni Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo, upang sabihin sa iyo na payagan mong umalis ang kanyang bayang Israel at sumamba sa kanya sa ilang. Hindi ako makapapayag! Kung ganon, sapitin niyo parusa ng Panginoon, maging dugo at tubig! Dumami ang palaka! Maging tiktik ang alikabo! Mapuno ng langaw! Mamatay ang lahat ng
Kumuha kayo ng sanga ng halamang hisopo, basain ito ng dugo ng tupa at ipahid sa magkabilang poste at sa itaas ng inyong pintuan. Isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Sa gabing iyon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid na dugo sa magkabilang poste ng itaas ng pintuan ay hindi niya hahayaang pasukin ng anghel ng kamatayan. Nang hating gabing iyon, dumaan ang anghel ng kamatayan, namatay lahat ng panganay na lalaki sa buong Ehipto. Ang mangari! Mula sa panganay ng paraon na tagapagmana ng trono. Oh, Allah! Ako aking prinsipe! Hanggang sa anak ng bilanggong nasa piitan, namatay din ang panganay ng mga hayop. Nagkaroon ng malakas na iyakan sa buong Ehipto. Allah! Gabi ring iyo eh, ipinatawag ng paraon sina Moises at Aaron at kanyang sinabi, sige! Umalis na kayo sa Ehipto! Lumakad na kayo at sumamba kay Yahweh! Tulad ng hinihiling ninyo! Dali na ninyo pati ang inyong mga tuba, kambing at baka! Umalis na kayo at ipanalangin din ninyo ako! Naniraan ang mga Israelita sa Ehipto ng 430 taon. Nang gabing iyon, sila ay iniligtas ni Yahweh at inilabas sa Ehipto. Kaya ang gabing iyon ay tinalaga nila sa pag-alaala sa pagliligtas sa kanila ni Yahweh. Ang pag-alaalang iyon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. At kung itatanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyong, ito'y pag-alaala sa Paskwa ni Yahweh nang lampasan niya ang mga bahay ng mga Israelita at patayin ang mga panganay ng Ehipto. Israelita ang ipinangakong lupa. Ngunit, muling nanganib na ang lupa ay masakop ng mga banyaga. Sa pagkakataon na ito, ang kalaban nila ay ang mga Pilisteo at ang pangunahing mandirigma nila ay si Goliat. Alam niyo ba, ang kanyang taas ay halos 3 metro at ang kanyang kasuotang pandirigma ay tumitimbang ng 57 kilo. Ang bakal na tulis ng kanyang sibat ay tumitimbang ng 20 libra. At nasunan niya ang tagadala ng kanyang kalasag. Inahamok ko ngayon ang mukbo ng Israel. Umili kayo ng ilalaban niyo sa akin. Kapag ako'y natalo, alipinin niyo kami. Ngunit
siya naman ang natalo. Kayo ang aalipinin namin. Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, nang hina ang kanilang loob. At sila'y natakot sa loob ng 40 araw. Umagat habong hinahamon ni Goliath ang mga Israelita. Hoy! Wala ba lalaban sa inyo? Mga tuwag! Ipapakain ko sa ibon at mga hayop ang mga bangkay nyo. Nasaan ang Diyos nyo ngayon, ha? Nasaan? Nasaan? Ngunit, lingid sa marami, mayroong itinatangin ang Diyos upang iligtas ang mga Israelita. Siya ay si David, mag-aalaga ng tupa at bunsong anak ni Jesse na mula sa Bethlehem. Si David ay nabuhusan na ng langis ni Propeta Samuel noon pa man. Bawat isa'y ialay sa Diyos at bayan kong mahal. Sasanggalang inyong dangal, isugulo kahit saan. Hamakin man ako't saktan, dalangin ko'y maging pag-ibig mo ay sasapat. Sandi mo man ating buhay, sandi mo rin ihalay, sandi mo pong kamatayan, sa palad mo si David upang kamustahin ang mga kapatid niyang sundalo. Narinig niya ang hamon ni Goliath at nakita niya kung paano nagtakbuhan ang mga Israelita dahil sa takot. At kinausap niya si Haring Saul. Hindi po tayo dapat masira ng loob nang dahil sa Pilisteong iyon. Ako po ang lalaban sa kanya. Ikaw! Hindi mo kaya ang Pilisteong iyon. Masyado ka bang bata? Ako po ang nag-alaga sa kawan ng aking ama. Kapag hinaharap ako ng leon o ng oso, hinahawa ko po ito sa panga at pinapatay. Iniligtas ako ni Yahweh mula sa mapapangis na leon at oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteong iyon. Huh, kung gayon, labanan mo siya at sa mga kanawa ni Yahweh. Kinasuot kay David ang kanyang kasuotang pandigma, ang helmet at ang tansong pambalot sa katawan. Nang may sukbit na ni David ang tabak ni Saul at sinubukang maglakad, hindi siya halos makahakbang. Kaya ang sinabi niya kay Saul, hindi ko na po gagamitin ito. At hinubad niya ang kasuotang pandigma. Dinampot ni David ang kanyang tungkod at namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa. Inilagay sa kanya supot at pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. At si Goliath naman ay lumakad din papalapit kay David. At sa hulihan ng tagadala ng panangga, nakita niya si David na isa lamang bata na may maamong itsura. Pakutsa niya itong tinanong. Ha! Anong nakala mo sa akin, ha? Aso ba ang nalabanan mo at may dalaga bang batbat? Halika nga rito at nang mapakain ko
ang bangkay mo sa ibon at mga hayop. Ha! Ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos na Israel na iyong hinahamak. Ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutan ang ulo. Ipapakaya ko sa mga ibon at bababangis na hayop ang bangkay ng mga kawalang buong Pilisteryo. Kay Yahweh ang laban lang ito at ibinigay lang niya kayo sa aming mga kamay. Nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Tumuko siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya si Goliath. Linamahan nito sa noo at bumuko ng bato roon. Si Goliath naman ay pasubsob na bumagsak sa lupa. Nagtalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. Patakbong lumapit si David at hinugot ang tabak ni Goliath mula sa suksukan nito. At pinugutan ng ulo si Goliath! Nagtakbuhan ng mga Pilisteryo nang mamatay si Goliath. At hinabol sila ng kawan ng Israel at Huda. Naghambalang sa daan ang bangkay ng mga Pilisteryo. Mula sa Saraim hanggang sa Gat at Ekron. Magmula noon, naging danyan si David. Dahil matuwid siya at malapit sa Diyos, siya ay pinagpala. Naging hari siya ng Israel at Huda. Ang kaharian niya ay lumaki at tumatag. Mula sa lahi ni David ng galingan katuparan, pangakong pagliligtas ng Diyos Ama. Sa pamamagitan ng mga talatang hango sa lumang tipan, binigyan diin sa magandang balita ayon kay Mateo na si Jesus na taga Nazaret ang hinihintay na manunubos ng bansang hinirang ng Diyos. Subalit, kahit na si Jesus ay isinilang at nabuhay sa lupain ng mga Hudyo, ang magandang balitang ito ay hindi lamang para sa panganay na bayan ng Diyos na Israel, kundi para sa lahat ng tao. Noel, ng tatlong araw, nabuhay na muli si Jesus. At ng araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang nayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit, hindi siya nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakalam ng mga pangyayaring katatapos lamang naganap doon. Anong mga pangyayari? Tungkol kay Jesus, isang taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, sinakdal siya at nahatulang mamatay at siya ay ibinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan namin magpapalaya sa bayang Israel. Hindi lamang yan. Pagkatapos ng tatlong araw, hindi na nila makita ang bangkay sa libingan. At biglang may nagpakita sa kanila ng mga anghel na nagsasabing si Jesus ay buhay. Kaya hangalin nyo. Kibabagal ninyo maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangan ng Kristo ay mag-iistan lahat ng ito bago siya pumasok sa kaluwalhatian?
at ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinabi sa kasulatan tungkol sa kaniya. Simula sa aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Nang dumidilim na, niyaya nila si Jesus na tumuloy sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila, siya'y dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya iyon at ibinigay sa kanila. Noon, nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit, bigla siyang nawala sa kanilang paningin. Totoo bang nakikita natin ang Panginoon ang nasa harap natin? Siya nga! Siya nga! Buhay ang Panginoon! Halika at magbigay galang tayo. Nasaan ang Panginoon? Naglahong parang bula ang Panginoon. Pero nabuhay siyang muli. Kaya pala nag-aalab ang ating mga puso habang tayo kinakausap na sa daan at pinaliliwanag sa atin ang mga kasulatan. Halika at bumalik tayo sa Jerusalem upang sabihin na magandang balita na buhay ang Panginoon. Buhay si Jesus! Buhay si Jesus! Tayo na! Tayo na! Tayo na! Kung nag-iisa at nanunumbay dahil sa hirap mong inatagalay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo.
Sila po ang Genesis to Jesus Drama Company. Ang mga nagsiganap, gumanap bilang Eva, Heidi Marie Dacles. Direk Oraba bilang Adan. Gumanap bilang Abraham at Moses, John Mark Dubai. Gumanap bilang Noe at David, Christopher Abarca. Christian Padil bilang Pharaoh at Goliath. Dave John Paul Kahanding bilang Batang Raul. Gumanap bilang Birheng Maria, Patricia Blanquez. Joshua Manalastas bilang God the Father. Gumanap bilang Jesus, John Raymel Lunes. Ang mga awit, Marivic Zulaybar. Props designer, Mila Garcia. Ang mandudula, Dr. Jeremy Zulaybar. Ang tinig sa isang libong buhay, walang iba kundi si Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Ang bugdula sa direksyon ni Direktor Raul Loy Oladive. Brothers and sisters, let us give another round of applause to Genesis to Jesus Drama Company.